Patay na isda ang hinahango mula sa Talisay, Batangas. Mula Batangas, may news to go si Rauna Prisostomo live. Rauna? Howie, nasa laot ako ngayon kasama ng aking crew. At tulad nga kahapon, ang dami pa rin mga patay na isda na nagsilukangan. At sa tuwing nakakakita ng mga patay na isda sa kanilang fish cage, ang mga caretaker, parang unti-unti rin daw pinapatay ang pag-asa nilang kikita pa ngayong harvest season. Porsyentuhan kasi ang kita ng mga caretaker. Naawa rin nga raw sila para sa kanilang mga may-ari na milyon-milyon din ang lugi. Ang ilang mga fish cage, kanya-kanya ring paraan para masalba ang mga isda. Ang ilan, hinihila ang fish cage para makahanap ng magandang pwesto para sa mga isda at mabigyan sila ng oxygen. Ang iba naman, naglalagay na mismo ng oxygen tanks. Pero kahit anong dami daw ng hose na nilalagay nila sa mga fish cage, di pa rin naisalba ang mga isda. Umaaray na rin pati ang mga nagbebenta ng mga isda mula sa lawa ng Taal. Apektado na rin kasi pati kanilang kabuhayan. Nilinaw nila mga sariwang harvest naman daw na isda ang kanilang kinukuha. Di tulad ng mga napapabalitang mga double dead na isda. Marami pa naman daw kasi sa lawa ang mga isdang malinis. Kaya sana raw huwag matakot ang mga mamimili sa produkto mula sa lawa ng Taal. Di pa rin nga raw nila binababa ang presyo ng kanilang mga bentang bangus na nasa 95 pesos kada kilo. Baka kasi raw lalong matakot na bilhin ang kanilang isda kapag ibinaba ng gusto ang presyo. Ang BFAR naman nagbabala muli na di dapat nang ibenta pa ang mga isdang nagsilutangan na dahil nga posibleng kagabi pa raw ito namatay kahit nitong umaga lang lumutang. Maari raw magdulot ng sakit ang mga namatay ng isda. Tuloy naman ang pagbabaon ng halos 400 toneladang nangamatay na isda. Pero sa dami pa rin ng mga isda, di pa lahat nahahango at naililibing. Kaya't umaalingasaw pa rin ang nakakasukang amoy sa mga barangay na apektado ng fish kill. At live mula rito sa Talisay, Batangas, Rauna Crisostomo, GMA News.